guys, magandang araw po sa inyong lahat dyan. At welcome back to my channel, Kadog Sing. Andito tayo sa ating bagong expansion na itik dito na side. Ayan. Ngayon guys, magpapakain tayo ng mga itik at pag-uusapan po natin yung mga iba't ibang uri ng kulungan na meron tayo dito ngayon. Ayan, i-explain ko po sa inyo yung mga konting detalye kung bakit ganito yung ating ginawang kulungan. Pero bago yan guys, kung gusto nyo yung mga ganitong video, please like, share, and subscribe to my channel at pakihit na rin yung notification bell sa gilid para lagi kang updated sa mga bagong uploads natin. Andito tayo ngayon guys sa ating first building. Itong building na to guys, ito po yung semi-hangar type natin noon, nung first itik natin. Ito yung building na ito. Then, kinakonvert na po natin ng lapag type. Ang capacity dito guys na building ay magkakasya po ito ng 500 heads. Pero ang laman dito ngayon guys ay nasa mga 400 heads lang. Kasi dito sa right side ay ito yung chicken batch natin na nangitlog na. At sila dito guys ay nasa mga 160 na lang. Kasi meron pong mga nangalagas. Dito naman guys, ito yung pang fourth batch natin. Sila dito ay nasa mga 229 female. Nung binili natin sila guys ay nasa mga 250 ducklings po sila. At merong mga nangalagas kaya yan na lang yung natira ngayon. Sila ngayon guys ay pinapakain natin ng umagahan. Ayan, kasi morning na morning, ganyan po sila katatakaw kapag sa umaga. Nakikita nyo guys na crowded talaga sila kapag pinapakain natin. Lalo na't sa umaga. Kasi nga, mataas yung time na walang laman yung kanilang tiyan. Bakit yung pakainan natin dito ay pahaba? Kasi po, sila ay nasa grower stage pa lang. At yung binibigay natin na pagkain guys ay limit lang based sa kanilang edad. Para silang lahat ay makakain, kaya gumawa po tayo ng pakainan na pahaba. Yun bang kasya sila lahat sa tuwing maglalagay tayo ng pagkain. Mas maiwasan natin yung mga itik natin na magkaka-stamped. Yun bang nagdadaganan. Kasi nga nag-uunahan sa mga pagkainan nila kung yung pakainan natin ay maliit lang or yung one side lang. Sa kanilang painuman naman guys ay naglagay lang tayo ng isang PVC. Itpit po yung haba nito at number 4 yung size. Sa tingin naman natin ay kasya na sila lahat. Nakakainom naman po sila ng maayos. Buong araw po sila na merong fresh water dyan. Kada umaga guys, atin po yung nililinisan. Kasi nakikita natin na ganado silang uminom kapag malinis yung tubig na iniinom nila. Sa susunod na ating ipapakita guys, ito po yung kulungan na pina-improve natin. Nakita kasi natin dito na kung magpapakain tayo ay nagkaka-stamping sila. So para maiwasan yun, ini-improve natin yung ating kulungan. Itong kulungan na po na ito guys, ito yung pina-improve natin. Ginawa na nating per box. Ang sukat ng per box guys ay 12 by 10 feet. At ang capacity niya ay 40 heads na itik. Sa ganitong style guys, mas nababawasan yung stampede tuwing pakain. At gusto kong i-recommend sa inyo yung ganitong style ng kulungan.
kasi nakikita ko na mas maganda ang production kapag ganito. Dito naman sa dulo guys, mas pina-improve pa natin dahil meron pa tayong nakikita na mas makakatipid tayo sa risal. Ito na yun guys. Kanina pinakita natin na per box. Instead na 5 box po ito guys, ginawa na lang po nating 2 box. Kanina, 2 PVC length po yung nagamit natin sa kanilang tubigan sa 4 na box. So ngayon, sa 5 box dapat ay nakagagamit lang po tayo ng 1 PVC length. Then, sa risal naman po ay ang mailalagay natin dito ay 1 sako kada araw. Instead of 2 sako sa 4 na box, ngayon 1 sako na lang sa equivalent na 5 box pero ginawa na lang nating 2 box. Yun yung improvement natin sa kulungan na ito. Part naman sa crowded guys, mas less po yung per box pero mas nakatipid po tayo dito sa risal. Itong mga ducklings natin to guys, ito yung pang 5 batch natin. Ito yung pinakabata natin na mga itik. Ngayon, dito naman tayo sa ating pang third batch. Sila dito guys ay mangingitlog na po. Itong mga itik na ito guys ay ito yung naka-pure feeds natin mula ng ducklings pa sila. Kasi nag-study po tayo kung ano yung resulta talaga kung naka-pure feeds tayo. At sinusunod na po natin yung feeding guides. Meron po tayo ditong 241 heads na itik na nangingitog na. Mag-6 months na po sila ngayong month na ito. Kung nakikita nyo guys, iba na yung feeder natin dito sa nagliing na. Kasi nga po, yung binibigay nating pagkain ay saktong-sakto na sa kanila sa 1 araw. So, meaning nun, hindi na sila nag-aagawa ng pagkain. Pero, andun pa rin yung gigil nila sa pagkain tuwing umaga. Yung kanilang production dito guys ay nasa mga 50% plus na po sila. Nakakapulot po tayo ng itlog na mga 130 to 140 tuwing umaga out of 240 heads na female. So ngayon guys, dito naman tayo sa ating hangar type na ito na batch na ito guys ay first batch at saka second batch. Yan. Ang second batch natin guys, marami po sila kaya hinati po natin sila sa 3 kulungan dito sa hangar type at katabi nung sa fourth batch at saka dito sa fifth batch. Sa hangar type naman guys ay mas malaki-laki nga yung gasto natin dito sa kulungan i-compare natin sa lapag. Ino-compute natin sa nagasto natin dito sa ating hangar type divided sa capacity of ducks, nakakagasto po tayo ng 250 pesos per heads. I-compare natin sa nakalapag ay nakakagasto lang tayo ng nas mga 200 pesos per ducks. Sa lifespan naman ng building guys, mas masasabi kong tumatagal itong nasa lapag type. So ayan guys, hanggang dito na lamang ang ating video at sana ay meron kayong konting kaalaman na napulot sa video natin ngayon. At dahil umabot ka sa part ng ating video na to, gusto mo ang mga ganitong topic, mga ganitong video, please subscribe to my channel at pakihit na rin yung notification bell sa gilid para ma-notify ka kung meron tayong bagong uploads na video. Muli, magandang araw po sa inyong lahat dyan.
God bless you all.